Good morning mga kasuki! Another video na naman tayo na kung saan ay gagawa tayo ng dishwashing liquid soap gamit ang kit, no? Ang dishwashing liquid soap kit ni Ma'am Cares. Ayan. So, siguro naman familiar na kayo dito sa kit na ito, no? Ngayon ko lang ipapakita sa inyo yung kabuuan ng kit ng Ma'am Cares. Dahil yung una kong video about sa dishwashing liquid soap ay yung ating parang trial, no? Parang demo kit ang tawag doon na good for 3.8 liters yung outcome, no? Dito naman, ang magiging yield nito ay 14 liters. Ayan. So, kung ikaw ay nagpunta kay Ma'am Cares, maraming scent yung iyong pagpipilian. So, meron silang green apple scent, meron silang lemon scent, tapos meron din naman silang calamansi scent. Ayan. So, sa mga nagtatanong, magkano ba ang kit, no? Itong kit na to, magkano ba ito kay Ma'am Cares? Kung ikaw ay member kay Ma'am Cares, mabibili mo ito ng 430 pesos. Ayan. 430 pesos. Ayan. So, kung mapapansin nyo sa mga nagdaang video, meron akong dalawang upload na kung saan yung una kong video ay ginamit ko doon yung demo kit ni Ma'am Cares. Sumunod na video naman ay gumawa ako ng isang timbang dishwashing liquid soap. Pero ang gamit ko doon na kit ay binili ko lang kay Lazada. So, kung mapapansin nyo, no? May mga kaibahan yung mga RM na mga ginamit doon at dito kay Ma'am Cares, no? Mas mura yung RM na kay Lazada, yung nabili ko, no? Parang nasa 270 pesos lang yon yung kit na yon. Ano ba ang pinagkaiba, no? Sa 270 pesos versus 430 pesos na parehas naman sila na 12 to 14 liters ang magiging outcome ng dishwashing liquid soap. So, ipapakita ko sa inyo, no, para makita nyo ano ba ang kaibahan. Ito na. So, buksan natin to. Ang gawin muna natin ay kalamansi. Dahil dalawang sunod na, puro lemon scent ang ginagawa ko. So, ngayon, gusto ko namang ipakita sa inyo itong kalamansi scent. Ayan. First time ko na ipakita sa inyo yung isang buong kit ni Ma'am Cares. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo. Ayan. So, si Ma'am Cares, yung kanyang office, no, parang one-stop shop, ay matatagpuan sa Cubao. Ayan. So, lalagay ko na lang yung nakaraang video ko sa taas or link sa baba. Nandun yung full na video kung saan mapupuntahan nyo si Ma'am Cares, no? So, eto ang laman ng kanyang kit. Ayan. So, wala na siya. Isa-isahin natin. So, eto yung ating industrial salt. Ayan. So, meron tayong industrial salt dito. Tapos, buksan natin ito. Meron tayong TGL-10 liquid. Ayan. Meron tayong CMIT or yung kanyang preservative. Meron naman tayong SO-28 builder. Ayan, ito yun. Meron din naman tayong calamansi scent. Meron din tayong colorant. Meron din tayong LS degreasing solution. So, ito yun. Tapos, meron din tayong CD amide. Ayan. Meron din tayong MC gel. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, yan, yung mga sinasabi kong RM ay, syempre, sa mga gumagawa dyan ng sabon, no, alam nyo na hindi specific yung binibigay na RM ni Ma'am Cares. So, siya ay naka-coding system. So, naka-code siya. Dahil, syempre, alam nyo na, no, kung ikaw ay hindi pa member, hindi mo malalaman kung ano ang mga tawag dito. So, unless na ikaw ay pupunta sa kanila at ikaw ay magpapa-member at a-attend ka ng kanilang seminar. So, malalaman mo isa-isa ano ba itong mga coding-coding na ito, no? So, siguro naman, para mas madali, no, i-track back nyo na lang yung nauna kong video dahil doon, inisa-isa ko naman, no, kung para saan ba ang bawat isa na to. So, ang video lang naman natin ngayon ay gagawa ulit tayo ng isang timbang dishwashing liquid soap gamit ang kit ni Ma'am Cares. Ayan. So, tapos meron pa akong isang ipapakita sa inyo. Ang tawag dito ay millionaire stick. Ayan. Itong millionaire stick, ito yung na gagamitin natin panghalo. Ayan. Ito yung ating timba. Ayan. Ito yung gagamitin natin na panghalo. Ayan. So, itong millionaire stick na to,
ay pwede nyo rin mabili kay Ma'am Cares. Ayan. So, nabibili to kay Ma'am Cares. Hindi ako sigurado. Hindi ko naman tandaan kung magkano ito. Pero sa kanila rin ito nabibili. Ayan. So, parang PVC yung kanyang stick. Ayan. So, eto siya. Parang, yan. Yung dulo niya ay flat. Ayan. Ayan. So, madaling-madali na yung pagbiblend nyo ng bawat RM. So, simulan na natin ang mga ingredient, no? So, pagsamasamahin na natin siya at step by step, papakita ko sa inyo, no? Ito yung proseso kay Ma'am Cares. Sundan nyo dahil iba ang proseso nito compared dun sa proseso nung nabili ko sa Lazada. So, start na natin. Ito yung ating timba. Yan. Ang unang-una nating proseso ay ilalagay natin itong MC gel. Yan, ibubuhos natin to. Ito yung unang-una nating gagawin. Again, yung procedure natin ay nakabase sa procedure ni Ma'am Cares. Kapag kayo ay pupunta kay Ma'am Cares, yan, mas okay kung a-attend kayo ng seminar kasi doon din na-demo yung mga product, no, kung paano nyo gagawin. Plus, ang maganda doon, meron kayong time para magtanong para saan ba tong RM na to, ano ang nagagawa nito sa mga bawat produkto. Yun ang parang pinaka-the best na gagawin nyo. Kung balak nyo magpa-member, kung balak nyo mag-avail ng kanilang mga product. Free lang naman yung kanilang seminar. At ang pinaka-the best din doon, no, i-avail nyo yung 3-in-1 kit nila. So, ayan, boost na natin itong MC gel. Kapag kayo ay nagpa-member na kay Ma'am Cares, magkakaroon kayo ng kopya ng mga formulation. Halimbawa, dito sa dishwashing liquid soap, yan. Nagbibigay sila ng kopya ng formulation nito. Nandun yung mga timbang, no? Nung mga bawat RM. Ayan, so simutin nyo kasi sayang. So, ayan, napika na natin. Andito na yung ating MC gel. Dito na siya lahat. Yan yung una nyong gagawin. Pangalawa, ito yung ating industrial soap. Ayan. So, una natin nilagay yung MC gel. Pangalawa, ilalagay natin yung kalahati. Kalahati ng industrial salt. So, ang tanong, bakit kalahati? So, kalahati lang yung ilalagay natin dito sa MC gel. Kasi yung kalahati ay tutunawin naman natin sa tubig. No? Yan, buwas natin yung kalahati. Ito naman, kalahati, ilalagay natin sa tubig. Ayan, meron na tayong naka-pre-weigh na dito. Ayan, may pre-weigh na tayo ditong tubig. Ayan. So, ito, ilalagay natin to dito para sabihin natin to ilalagay. So, ilagay na natin para mamaya ay lusaw na siya. Tapos, ialog-alog nyo lang siya. So, ialog-alog nyo lang siya para mas mabilis yung proseso ng pagkatumot. So, ayan. Set aside muna natin yung ating mga tubig. Balik tayo dito sa ating MC gel plus salt. Ayan, nakita nyo na ba? So, bakit ba after ng MC gel, salt agad? Kasi, malaking tulong ito para mabilis malusaw yung ating MC gel sa tubig. Kasi kung MC gel plus tubig agad, napakahirap lusawin. Matagal. So, mag-iintay ka ng napakatagal. Halo ka ng halo, hindi pa agad-agad malulusaw yung MC gel. Pero dito sa proseso ni Ma'am Cares, no? Imi-mix natin yung... Ayan, nakikita nyo ba? So, ito na nga, no? Ayan. So, dito, pinagsama natin ang salt. Kalahati ng salt plus yung MC gel. So, imi-mix natin siya ng imi-mix. Diba? Ang sarap mag-mix gamit itong ating millionaire stick. Ayan. So, imi-mix lang natin siya ng imi-mix. Ayan. So, make sure na talagang mix na mix. So, naririnig nyo ba? Ayan. Yung aligas-gas ng asin. Ayan. So, paano nyo ba malalaman kung pwede na kung mag-i-stop na kayo sa paghalo? No? Dito sa MC gel at saka yung ating industrial salt. So, malalaman nyo yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan. So, halu-haluin lang natin kung mapapansin nyo. Maingay, no? May kita na maririnig natin yung
aligasgas ng aligasgas ng ating salt, industrial salt. So, ang tanong, baka may magtanong sa inyo, ano ba yung industrial salt? Hindi ba natin pwedeng gamitin yung rock salt, no? Yung ginagamit natin sa pangluto. So, ginagamit, ano ba ang kaibahan ng industrial salt sa rock salt, no? Yung gamit natin sa bahay, yung pangluto. So, sa ganitong field ng paggawa ng sabon, ginagamit natin ang industrial salt kasi mas konti yung moisture ng salt. So, ibig sabihin, mas tuyo yung ating asin. Kumpara sa rock salt, pansinin nyo ang rock salt na basa. Diba? So, ibig sabihin, mas mataas yung moisture content ng rock salt. Klase nga, no? Itong industrial salt, eh, gamit pang industrial. So, para mas madali lang sana, mas madaling paraan, no? So, basta, ang industrial salt, siyang ginagamit dito, yan. So, malaki ang kaibahan ng industrial salt sa rock salt. Unang-una ay, ang kailangan kasi natin dito ay yung tuyong-tuyong asin. Yan. So, kasi, si salt, malaki ang naitutulong. Dahil nga, tuyong-tuyo yung ating industrial salt. Once na inilagay mo yung asin, siya yung nag-a-absorb ng moisture. So, kung rock salt ang gagamitin mo sa ganitong dishwashing liquid soap, paano pa siya makaka-absorb ng moisture kung yung mismong rock salt ay basa na, no? Kaya, industrial salt ang ginagamit sa ganitong paggawa. Ayan. So, eto kung mapapansin nyo, no? Ayan. Naging foamy na, ayan. So, naging foamy na yung ating Nikita the White, pero kung mapapansin nyo, ayan, so parang naging foamy na siya. Ayan. Kanina, di ba, parang transparent yung ating MC gel. So ngayon, nung nilagyan natin ng salt, ay parang naging cream. Ayan, naging foamy. Yung parang, alam mo yung pag nagbe-bake ka. Ayan. So, nagkakaroon siya ng parang tracing, ganun. Ayan. So, basta parang nagiging froth. Nagiging froth na siya. Froth type or nagiging foamy na yung tsura ng kanya. Texture. So, may mga naramdaman pa tayong salt. Ayan. So, gawin natin mga ito. So, kapag pinagsama natin ang salt at saka ang MC gel, nabibreak ng salt yung solidity ng MC gel. So, dahil nga, nabreak na ni salt yung pagiging solid ni MC gel. Pag solid kasi ang MC gel at ibinagsak mo sa tubig, napakahirap lusawin, no? Katulad nito na yung MC gel, hinaluan natin ng salt. So, yung kumbaga, bumubuka na yung pagiging solid ng MC gel, no? Nagkakaroon na siya ng chances na mas mabilis mabreak siya sa water. So, yan ang proseso ni Mom Cares. Na talaga namang subok na namin, no? So, 2010, nag-start ako na magpa-member dito kay Mom Cares. Yan. At ito yung napakagandang proseso nila. So, ayan, ready na yung ating MC gel at saka yung ating salt. So, naging foamy na yung kanyang itsura, no? Naging, kumbaga, umalsa na. Alsado na yung ating MC gel sa tulong ng asin. So, ito na yung time para mag-add tayo ng tubig. Yan. So, sa pag-add natin ng tubig, hindi pwedeng buhos lahat. Kailangan ay gradual lang or dahan-dahan lang, no? So, ito yung mag-start na tayo magbuhos ng tubig. Ito ay tubig na tubig lang, no? Yung tubig at asin na hinalo natin kanina, eh, sa huli natin yung ilalagay. So, magbuhos lang muna tayo ng konti. So, yung sapat lang para mag-break ulit itong combination ng MC gel and salt. Yan. So, haluin natin. Yan. Unti-unti, nagpe-penetrate yung water dun sa ating MC gel and salt. Ayan. So, unti-unti na siyang lumalapot. So, na-absorb yung ating water. So, ayan, kita nyo ba? So, saan na kita nyo? So, wala ka nang makikita or matitrace na water dyan. Ayan. So, kapag ganyan na, ay add ka ulit ng water. O, diba, mas madali. Yan yung unang-una naming napansin, no? Doon sa ginawa natin na dishwashing liquid soap doon sa
Lazada. So sa kanila kasi parang water agad tsaka MC gel, no, parang napakahirap, napakatagal, no, bago malusaw yung kanilang gel or yung SLES, no. Ayan. Hindi, ano yan? Parang powder na cleaning agent din yun. Meron siyang gilagyan pa rin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan, nagiging creamy na yung itsura ng ating, yung consistency, no? Wala ka na namang makikitang water dyan, no? So, ibig sabihin, na-absorb na siya, no? Ayan. So, ibig sabihin nun, mag-add ulit tayo ng water. So, add ulit tayo ng water. So, dito pala, no? Papakita lang namin sa inyo. So, dati, ilang years din kaming gumagawa ng sabon gamit itong kit ni Ma'am Cares. Ang napansin namin, no? Dati, itong CD-amide, or mas kilala ito sa tawag na bubble enhancer. Yan. So, dati kasi bubble enhancer ang nakalagay dito. Ayan. So, dati, ito ay nag-weigh ng 500 grams. Dati ha, dati. So, ngayon, nabawasan ito at nagdagdag naman sila nitong powder na ito. So, itong powder na to, sila na yung combination dati, ito lang. No, ngayon, ito ay inad na nila. So, ito ay parang nag-a-act as cleaning agent din, no? And ito kasi foam booster lang naman. Yan. Ito yung ano. So, ito yung decreasing. Yung parang grease cutter. Dati yung grease cutter nila ay parang ganito yung type. No? So, nagpalit sila ng ibang ng ibang brand, no? Ng ibang solution. So, ganito na yung itsura ng kanilang grease cutter. Pero dati hindi ganito. So, yun yung mga napansin namin, no? May mga pagbabago. Pero, dahil nga sumubok ulit tayo na gumawa nung ito, no? Itong brand na to, subok na subok na. Kaya nga kapag may nagtatanong sa akin, no? Ano ba yung maire-recommend ko na brand or yung kit? Yung sa Lazada ba na ginawa ko nung nakaraan? O yung sa Ma'am Cares? Maire-recommend ko sa inyo ay yung kit ni Ma'am Cares. Dahil ito ay subok na namin ng napakaraming taon, no? So, subok na yan. Ang maganda rito, kung ikaw ay bihasa na sa kanilang kit at dahil umattend ka ng seminar, alam mo na kung paano lalaruin yung bawat procedure, no? Kapag meron kang kliyente na gusto nila locos, no? Mula sa kit ni Ma'am Cares, pwede kang gumawa dahil alam mo na kung paano mo siya palalabasin, kung paano mo mahahabol yung mga prices na nasa market, no? Ito kasi ay high-end eh. So, high-end kasi to. Plus, eto pa pala, no? Kapag tayo ay gumagawa ng... So, add na tayo ng water ulit. Dahil na-absorb na yung water. Ayan. Ayan, wala ng water. So, add ulit tayo ng water. So, take note tayo na may nagtanong. Pwede ba tayong gumamit ng tap water sa paggawa ng dishwashing liquid soap? So, pinaka-the best na water na gagamitin natin ay yung purified water, no? Huwag tayong gagamit ng tap water kasi makaka-affect yon sa finished product natin, no? Ang unang-unang effect nun ay mabilis babaho yung ating dishwashing liquid soap. So, may napansin na ba kayong ganon na brand? May nagamit na ba kayong ganong brand na gumamit kayo, tapos yung pinagamitan nyo o yung solution soap na ginamit nyo ay kinabukasan ay mabaho na. So, bakit mabaho na? Siyempre, kaya bumabaho dahil sa bacteria. At yung bacteria na yon, ang isang pinanggagalingan nun ay yung sa water. So, dahil nga tap water siya, mas marami yung chance na mag-multiply yung bacteria. Kaya mas maganda kung purified water yung ating gagamitin. Yan. At saka plus yung kulay, makaka-affect. So, bakit makaka-affect yon? Dahil siyempre, karaniwan sa tap water, no? May chlorine dahil nga treated water na yung ating mga tubig, no? Yun, mas makaka-affect yun. Isa yun sa mga nakaka-affect na. Yan. Kaya, pinaka-the best ay yung purified water. Okay. So, ayan, napapansin nyo ba? Ayan, so, kita nyo ba? Ayan, pasensya na kayo mga kasuki, no? Hindi ko na malaya, naputol yung ating video. So, naputol doon sa explanation ko na, yun nga, yung maganda yung naging absorption nung tubig, no? Kapag dahan-dahan lang natin siyang inilalagay sa ating mixture. So, naputol tayo, kaya kung mapapansin nyo, medyo green na itong ating
sabon, no? Kasi naibuhusan na namin yung colorant. So colorant pa lang naman yung naibuhusan natin. Ayan. So ito nga, no? Ayan. So naibuhusan na natin yung colorant. Ayan, kulay green yung ating colorant kasi nga ay kalamansi scent yung ating ginagawa. So sa paggawa nitong ating dishwashing liquid soap, isa sa mga dapat nating tandaan na one way lang dapat yung ating ginagawang paghalo, no? Sa isang direction lang dapat. So bakit isang direction lang? Para maiwasan yung pagpo-produce ng maraming bubbles. Kasi mas maraming bubbles, mas mataas yung chance na umaangat yung ating sabon. So kapag umangat yung ating mga bubbles, eh mahihirapan tayong maghalo. Hindi na natin nakikita yung mixture, no? Aapaw dito sa ating lalagyanan. So kailangan gentle lang, no? One way lang. Yan. Para hindi masyadong mabula yung ating gagawin. So kailangan maging pino lang yung bula niya. Yan. So yan. So nailagay na natin yung colorant. Next naman natin ay yung ating calamansi scent. Ayan. So ilagay na natin agad si calamansi scent. Dahil nga, syempre ito ay may pagka oil base, no? Hindi naman ganun kataas yung kanyang pagiging oil base, no? Pero kailangan pa rin ay maging well blended siya sa ating mixture. And again, gaya nung una natin ginawa sa colorant, no? Dagdagan natin ito ng tubig, simutin natin. Kasi sayang naman, no? So, shake-shake natin. Ayan. So, isang paraan yan para masimot yung laman ng ating scent. So, again, i-mix-mix ulit natin ang dahan-dahan. Ayan. So, sunod naman natin ilagay ay yung ating TG Liquid 10 at saka itong preservatives. Yung preservative natin, ayan. So, maliliit lang naman sila. So, yun ang next nating ilagay. Silang dalawa. Pwede na yung pagsabayin. Ayan. So, gaya ng dati, simutin natin, no? Yung laman ng mga bote. Sasayang naman. Sinabi mo na purified lang ito. Sinari na natin sa engines. Hindi pa. Mga kasuki, baka magtaka kayo, ha? Ang gamit naming basyo lang yan, ay Wilkins. Pero ang laman yan ay purified water lang. Nag-iipon kami ng basyo ng Wilkins kasi nga. Diyan natin ilalagay, no, i-stock natin. Yung, so kung mapapansin nyo, itong TGL-10, no, itong TGL liquid ay parang mahirap siyang simutin, no? Sa lalagyanan. Okay. Medyo may kalagkitan siya. So, simutin nyo lang simutin kasi sayang naman, no? Itong ating dishwashing liquid soap, no, para sa kaalaman ng iba. Dahil nga, medyo ano na, no, yung mga RM ni Mom Cares ay naka-code, no, naka-coding system. So, sa pangkalahatan, no, ito ay naglalaman ng meron na itong preservative, merong colorant, merong bubble enhancer, merong grease cutter, meron din siyang moisturizer. Para saan ang moisturizer? So, yung moisturizer na yon para sa ating kamay. Kasi alam naman natin, no, na ang mga panglinis, no, mapasabon, no, or mapaliquid, mapasolid, mapaliquid na sabon, mga cleaning agent, eh mataas ang posibilidad na madry yung ating balat dahil nga sa mga cleaning agent. Pero itong formulation ni Mom Cares, meron niyang moisturizer, no, para sa kamay ng mga naguhugas, no. So meron 'yan. Kung ikaw ay a-attend ng seminar, malalaman mo sa mga code na 'yan. Meron diyan, isa diyan ay moisturizer para sa kamay. Ayan. Next natin na ilalagay, ito yung kanilang grease cutter. So ito yung pang-anti-sebulok, ayan. 'Yan yung pantanggal ng mga, kumbaga, 'di ba yung mga sa commercial, anti-sebulok. So ito yung grease cutter na sinasabi. So, buhos na natin ang grease cutter. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng isang dishwashing liquid soap. Dahil, aanhin mo ang mabulang sabon, no? Kung hindi naman nakakatanggal ng sebo. Kaya, isa yan sa pinakamahalagang sangkap, no?
So, gradual lang yung ating paglalagay, no? Para talagang ma-absorb siya ng ating mixture. Napakadali lang gumawa nitong ating dishwashing liquid soap. So, kapag na-try nyo, ayan, so, pwedeng-pwede nyo itong gawing extra income. Ayan. Itong kit ni Ma'am Cares, no, ay masasabi ko sa inyo na high-end. Dahil talaga namang subok na namin ito. Kaya nga nung nag-try ako dun sa Lazada. Ayan. So, thank you nga pala. Shout out sa mga tumangkilik ng aking video dun sa isang timbang dishwashing liquid soap. Yan. So, kung di ako nagkakamali, meron na siyang views na 2,500. Yan. Thank you po sa inyong lahat. Marami nagtanong sa akin kung saan siya binibili. At, yon. So, yung ginagawa natin ngayon na isang timbang sa dishwashing liquid soap ay kit naman ito ni Ma'am Cares. So, ito yung high-end na sinasabi ko sa inyo. Yan. So, kung ikukumpara ko ito versus dun sa kit na nabili ko sa Lazada, ito yung talagang highly recommended ko sa inyo. Subukan nyo ito. Hindi kayo magsisisi pag nasubukan nyo ito. So, yun nga lang ay medyo pricey siya, no? Dahil ang isang kit nito ay 430 pesos kumpara dun sa 270, diba? Pero, sulit na sulit ka naman dito. Simutin natin. Yan. Mahalaga na masisimot nyo yung mga laman ng bote. So, papawin natin ang papawin. Ayan. So, sayang naman kasi, no, kung hindi natin masisimot. Nagbibigyan na kasi. Pinuhus ko na. Pupuhus sa sauri, direkta. Direct. So, simutin pa natin. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo matagal yung ating video, hindi ko ito hindi ko siya pabibilisin, no? Kasi gusto kong matutunan nyo yung step by step, no? Para sa mga first time nagagawa ng sabon, no? So, para po sa inyo ang video ito. Yan. So, step by step po ito. Sundan nyo lang po. Yan. Yan. So, ayan. Kung makikita nyo, simot na ang bote. So, dahan-dahan natin. Haluin ulit sa isang direction lamang. Ayan. Ang next naman natin, no, ay ito muna. Itong powder muna. Ihuli natin itong bubble enhancer kasi, syempre, bubble enhancer ito, bubula na ng bubula itong ating mixture. Kaya, ihuli na natin ito. Unahin natin itong powder. So, yan yung ating powder. Yung SO28 Builder. So, buhos muna natin yan. Gradual. So, gradual yung ating pagbubuhos. Kaya mas maganda kung so ito dahan-dahan yung ilagay, no, kasi medyo masakit yan sa ilong. Ayan. Kung hindi kayo sanay, medyo mababahin kayo diyan. Hindi pa pwedeng gradual. So kung maglalagay kayo nito, huwag masyadong mataas. Ayan. Kasi medyo makati siya sa ilong. So naibuhos na natin yung powder, gradual lang yung ating paghalo. Ayan. So, nararamdaman ko yung powder nasa ilalim. Kaya dahan-dahan lang yung paghalo. At kung napapansin nyo, no, palapot na lang palapot itong ating sabon. So, nakikita nyo ba? Diyan. So, ang maganda dito sa ating stick, no, yan, nakukuha natin yung mga bawat sulok-sulok. Yan, kaya kailangan kakapain nyo pa kung saan pa yung may part niya. May powder sa ilalim. So, dahan-dahan lang at isang direction lang po ang gagawin natin paghalo. So, next naman natin ilagay ay yung ating CD amide or ito yung bubble enhancer. So, lagay na natin yan. At mahalaga na yan ay ating sisimutin.
itong CD amide or bubble enhancer, no? Yan yung nagpapabula sa ating sabon, no? May mga sabon na mapapansin nyo, yung ang ganda ng bula, ayan. So, siya si bubble enhancer na tinatawag. Mas maganda kasi gamitin ng isang sabon kung ito ay mabula. Kaya, isa yan din sa mahalagang sangkap. Pero, syempre, dapat, pinaka-the best pa rin yung kailangan mataas yung grease cutter. Kasi, anihin mo ang bula kung hindi naman nakakatanggal ng sebo. Kaya, yun yung parang pinaka-nagustuhan namin dito sa kit ni Mom Cares. So, kung mapapansin nyo, no, sobrang lapot na. Yan, nakikita nyo ba? So, kitang-kita sa ating screen. Mabigat na yung consistency ng ating sabon. Ayan. Mabigat na siya ng pabigat, palapot na ng palapot. Ayan. So, iba yung bigat niya, talagang mabigat. Talagang concentrated. Ayan. So, sisimutin ulit natin, no? Dito mo na lang tapat na. Para hindi natapos. So, mahalaga na bawat RM ay sisimutin natin. Kasi sayang naman. Makita nyo ba? Sinisimot na lang natin pero ang daming bula, diba? Kasi siya nga si Bubble Enhancer. Ayan. So, ilapit pa natin ng konti para talagang, ayan, makita nyo. Ayan. So, i-boost na natin. Nasimot na natin ang Bubble Enhancer. Ito na ang ating last stage. O, diba? Ang susunod nating ibubuhos, wala na tayong mga RM na ilalagay. Ang last na nating ibubuhos ay yung mixture ng salt and water kanina. Yan, so i-boost na natin. Dahan-dahan lang. Hindi naman konti, pero wag naman isang biglaan. Yan. So, start na natin. Yung tubig na yan na binubuhos natin, yan yung nilagyan natin ng sabon kanina. Ay, ng asin pala, sorry. So, yan yung salt and water. Ayan, so dahan-dahan. Ayan. So dito hindi ka tatama rin maghalo, no? Dahil amoy na amoy mo yung amoy kalamansi. Ang bango. So, kung mapapansin nyo, bumabalik na ulit siya sa pagkalapot. Ayan, nakikita nyo ba yung ating consistency? Ayan. So, halo-halo pa tayo. Ayan. Dito sa paggawa ng sabon, no, hindi naman 100% nalulusaw yung mga inilalagay natin. Halimbawa, yung MC gel, yung powder, so hindi 100% nalulusaw ng isang haluan. Kaya nga importante pa na isa-set aside pa natin ito, no? So kung mapapansin nyo, upo muna ako. So, kung mapapansin nyo, no? Itong ating sabon, yan, ay medyo cloudy pa siya. Ayan. So importante na patitiningin muna natin siya or isa-set aside muna natin siya. Para saan, no? Yung pagsa-set aside na yon. So, sa-set aside natin siya para humupa yung bula. No, mapapansin nyo parang medyo hindi siya malinaw. So, hindi siya malinaw kasi nga napakaraming bula. So, once na bumaba na yung kanyang bula, magiging clear na siya. So, magiging transparent na yung kanyang kulay. Kaya, set aside lang muna natin siya. So, ayan lang mga kasuki, napakadaling gawin ng ating dishwashing liquid soap. No, ang gamit natin ay lemon scent. Again, ginawa po natin ito gamit ang kit ni Mom Cares. Ayan, so sa mga nagtatanong, ito po ang itsura ng kit ni Mom Cares. Ayan, nabibili po ito kay Mom Cares ng 430 pesos. Disclaimer lang po, no, ito po ay hindi libre, no. Ginawa ko po ang video ito, no, para sa mga nanay na gustong magkaroon ng konting kita, no,
At kung seseryosohin nyo, no, eh, malaki po ang chance na talaga namang mag-akit ito ng pera sa inyong bahay dahil ang dishwashing liquid soap po, eh, araw-araw ginagamit sa bahay. Kaya kung ikaw ay masipag sa paggawa ng sabon, masipag sa pag-aalok, no, sa inyong mga kakilala, no, eh, kayo po ay kikita ng maganda dito sa dishwashing liquid soap. At ito po ay binili ko, hindi po ito libre, no. Pinopromote ko po ito dahil ito po ay, sa palagay ko, ito yung, kumbaga parang subok ko na na brand, no, sa paggawa ng sabon. Nag-seminar po ako dito noong 2010, October 2010, no? Kaya kumbaga naintindihan ko, no, kung ano yung mga produkto na nahan dito. Ayan. So nagkaroon sila ng konting pagbabago sa bawat RF. Siyempre, ganoon naman talaga, 'di ba? Habang lumilipas ang panahon, eh nagkakaroon ng mga konting pagbabago para sa mas magandang resulta. Ayan. So intayin lang natin siya na luminaw. So set aside lang natin 'to ng ilang oras, no? Para luminaw. Tapos pwede na natin siyang isalin sa ating mga lalagyan, no? Kung ikaw ay nagbebenta, so hanap ka ng murang lalagyanan para mura mo rin maibenta ang bawat produkto mo. So ayan lang guys. Ayan, sapapakita ko sa inyo. Ay, pawis na pawis. So ayan nga, no, mga kasuki. Ayan. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Ayan, so syempre pang thumbnail. So ayan, so bumaba tayo ulit, no, ng isang timbang dishwashing liquid soap. Ayan, isang timbang sabon, no. Ayan, gamit ang Mom Cares na kit. Picture mo. Alam pang picture, doon sa likod. Ayan. So, ayan ang ating pang thumbnail. Kung nagustuhan mo ang video nating ito, ayan. Kung nagustuhan mo ang video nating ito, ayan. So, kung sa palagay mo ay nakatulong ang video ito para sa iyong mga katanungan, or kung may iba ka pang mga tanong, no, comment down below lang po, no, mga kasuki, kung may iba pa kayong mga katanungan. Ayan. At kung natulungan ka ng video ito sa kung sa yung maraming mga tanong, no, meron kang natutunan, no, at yun naman yung purpose ng ating video, yung kayo po ay matuto, ayan, sa paggawa ng sabon, ayan, at makatulong ito, no, gawin niyo pong extra income ito, no, sa panahon ngayon, kailangan po talaga natin ng extra income, no, hindi po natatapos yung ating mga gastusin, kaya kailangan, hindi rin natatapos yung pag-iisip natin kung paano tayo makakatulong, no, sa ating mga mister, no, hanap tayo ng paraan kung paano tayo magkakaroon ng extra income, ayan. So again, don't forget, no, subscribe, like, and share, and hit yung ating notification bell para lagi kayong updated, no, sa tuwing gagawa tayo ng sabon. So abangan nyo sa mga susunod na video. Meron pa akong natirang isang kit dyan, no. Pag naubos na itong ating kalamansi, no, susunod na video naman ay yung ating lemon scent. Ayan. So kalamansi lang muna yung ating ginawa, no, dahil konti lang yung ating mga lalagyanan. Ayan. So ipopost ko rin po ito, no, sa aking Shopee shop. Ayan. Kung gusto nyo pong subukan, no, pwede nyo po itong mabili sa aking Shopee shop. Sasalin ko po ito, no, sa mga lalagyanan. At sisiguruhin ko po na sa inyo na hindi po kayo mapapahiya. Ayan. Hindi ako mapapahiya. Ayan. Kaya talagang highly recommended ko po itong sabon ni Mom Cares. Ayan. So, ayun lang mga kasuki. Again, stay at home po tayo. Sa bahay lang po tayo lagi. At, ayan. So, bye!